Yan, ang ating pong topic is hindrance to discipleship. Siguro tataka kayo, ano ba yung discipleship? Discipleship is a term which is a part of what Jesus Christ told the disciples to do. Ang tawag po doon ay Great Commission. Pag sinabi po natin Great Commission, it should be great in the church. Pag hindi ito great sa church, hindi ito Great Commission. Kuhan nyo. Pag ang nag-disciple lang ay 5% lang ng simbahan ninyo, hindi ito great, ito ay minor commission. Diba? So, but if your pastors run this vision that he wants that every soul that enters this building ay nakikita nilang potential leader for God, yun ang Great Commission, no? Kaya you are so blessed to have pastors who has that heart, no? Sinaniban na sila ng spirito ng Great Commission, ng intentional discipleship. But you know what? Discipleship has a foundation. It has to start somewhere. Kailangan may sinisimulan yan. Pero syempre, hindi ko madi-disciple. You cannot disciple someone who hasn't known the Lord. Diba? Hindi mo kayang i-disciple eh. At sumunod doon, kailangan nag-repent siya ng kanyang kasalanan and he fully gave his life to the Lord Jesus Christ. Yun po magsisimula, doon magsisimula yung tanong na how can I start my new life in Christ? At ang isa pong ginagawa natin is to disciple after sharing the gospel. But discipleship will only go this far if some issues of your heart is not resolved. Diba, alam natin, ano? We know that in 2 Corinthians 5:17, ang sabi po doon, if anyone, oy, alam, ang galing magturo ni Pastor at yung Pastor Jun. Diba? If anyone is, diba is hungry? Ay, hindi. If anyone is in Christ, he is the old, the new. Totoo ba yan? Totoo yan. Siyempre, truth yan eh. Pero in the actual ba, kapag ikaw ba ay bago ng nilalang, new creation ka, pero bakit may mga Kristiyano miserable pa rin? Bakit may mga Kristiyanong ano pa rin? Maasim pa rin ang muka. No, I'm blessed with the team. Dito, yung team nila. No? Mapabata. Tuntua ako dito dun, sino ba yun? Yung isang batang nakaputi dun na lalaki. Natutuwa ako dun. Saan ba yun? See? Natutuwa ako dun eh, no? Sabi ko, batang bata to. Cute-cute na itong batang to. Magpapastor tong batang to. Di ba, no? Oo. Nakakatuwa because when you go extreme right to extreme left, they're all smiling. They're all happy with what they're doing. Di ba, no? Tama? Dagdag mo pa yung gigil ng worship leader dito. Pinagmamasdan ko, talagang gigil na gigil talaga. Asan na ba siya? Asan na ba siya? Sino ba yan? Sino ba yan? Sino yan? Asan? The Lord bless you. And the Lord bless you. Natutuwa ako sa kanila. You have a great team, Pastor. Pastora, you have a great team. Ayan. Kasi sinasabi ko po sa inyo, may nararanasan sila na gusto nilang iparana sa inyo. Kaya nila kinakanta yung goodness of God. Kaya lang minsan sa amin, ano, ewan ko ba, ang ganda-ganda na ng kanta, ang mga mukha, mga lukot. Di ba? Kumakanta, I love you, Lord. Walang kabuhay-buhay. Bakit kaya? Totoo eh. Ginawa na ni Kristo, Jesus Christ already did what He's supposed to do to make us a new creation. But the problem is, we are not doing our part to make ourselves godly and holy and to conform our lives in the Word of God. Trabaho natin yon. Trabaho natin yon. At ang isa sa mga bagay na ito, na ang nagiging problema, bakit may mga Kristiyanong nananatiling miserable, kasi mayroong natitirang issue sa buhay nila na hindi nila dinideal. Ano yon? Nasimbahan niyan, good morning.
Good morning, Pastor. Pastor Carla, is there anything that I can do? Diba? Pero pagdating sa bahay, inutusan ni nanay. Bili ka nga ng ano? Ako na naman! Diba, no? Bakit ako? Eh, ito nga kapatid mo. Kapatid ko, hindi niya inutusan. Bla, 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 bla. Diba? Diba may ganon? Bakit? Naitatago sa simbahan ng bait ang totoong kondisyon ng puso mo na galit. Kuha nyo? Oh. Ang tawag doon ay hypocrisy. Kailangan meron tayong buksan sa puso natin na kahit pag sinabi mong, Pastor Jun, gusto kong tumulong, gusto kong, is there anything that you want me to do? Pag uwi mo sa bahay, Mommy, Ma, I love you. Ano mo ang gusto mong gawin ko nang gigigil ako maglaba? Gusto mo ba ako maglaba? Ay, andito na si Daddy. Daddy, ilga. Buka dito. Sandali lang ha. Itimpla kita ng kape. TV. Di ba? Okay. Daddy, kape. Meron niyang ano, 28-in-1 yan. Di ba? Tapos, kukunin mo naman yung ano, yung efficacent oil. Di ka, Daddy. Akin na, hubad sapatos. Di ba, masahin ko pa mo. Di ba, wala. May ganun ba? Sana ganun na mga Kristiyano. Kung anong ginagawa mo sa simbahan, ginagawa mo rin sa bahay. Pero may problema eh. Yun ang kailangan nating isolve. Okay? Hindi pa pwedeng ang ganda ng ating pakita sa authority sa simbahan, sa loob ng bahay, ikaw ang authority. Lalo na pag may trabaho ka na. Bakit ako utusan nyo? Ako na nga nagbibigay ng pangkuryente dito tsaka pang ano ng bahay eh. Bakit di utusan mo yung mga walang trabaho dito? Di ba? Now, the question is who is now the authority? Di ba? Is the authority Jesus? Because Jesus said you have to honor your father and your mother. Alam niyo ba kung walang kasalanan ang mundo, walang pastor? Kasi ang authority lang si Adan tsaka si Eva hanggang ngayon buhay. Alam niyo ba 'yon? Lahat ng utos ng Diyos sa langit dadaan kay Adan tsaka kay Eva. At lahat tayong mga magulang dito, bababaan lang ni Adan tsaka ni Eva, may mentoring siya. At lahat ng mga anak, kailangan sumunod. Kasi madaling maging anak, mahirap magpaka maging anak. Pag pinanganak ka, may birth certificate ka. Anak ka ni, may apelyido. Kaya lang ang problema, yung iyong pagiging anak. Minsan, lumaki ka na nga, pareho kayo ng apelyido ng tatay mo, pero hindi ka naman sumusunod sa kanya. Kasi may issue ka sa puso mo. May kinalakihan kang dapat mong ayusin. Gusto niyo bang malaman yon? Amen. Okay, I'm gonna give you a springboard scripture sa Hebrews chapter 12, verse 1. Sabi po dito, therefore, since we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely. Ang sabi po doon sa ibang version, sin that easily entangles. And let us run with endurance the race that is set before us. Ang iba pong Kristiyano sa loob ng simbahan ay maraming Kristiyano dito na ano, they are the citizen of heaven under BTC. Pero yung iba, turista lang. May responsibility na ang citizen of, sa citizen ka na isang bansa, you ought to follow the rules and regulation of the land. Pero pag ikaw ay ano, ikaw ay turista lang ng isang bansa, susunod ka, pero ilang araw ka lang, aalis ka rin. Yun ang turista. And we are praying that those who can find their salvation in the Lord will not just remain a tourist in the kingdom of God, but you will grow in faith as a new believer unto maturity, being a disciple, and then eventually being a leader inside the church. Doon yun, nakikita mo ang mission mo sa na binibigay ng Panginoon sa iyo. The mission to do the Great Commission. Pag hindi mo ginagawa yon, hindi mo na-achieve ang sonship. Because in the Old Testament, sonship is defined by kung karpentero ang tatay mo, karpentero ka.
Kapag baker ang tatay mo, baker ka. Kapag ka fisherman ang tatay mo, fisherman ka rin. Ngayon, Jesus Christ is the exact representation of the Father in heaven. The Father in heaven is a soul winner God. Therefore, Jesus Christ fulfilled that vision here on earth. Lagi niyang dinadalangin, Father, thy will, thy kingdom come. Thy will be done. Papatupad ko yung gusto mo. Hanggang kailan? Ikaw, hanggang kailan ka? I-classify natin ang mga Kristiyano sa loob ng simbahan. Number one, cinematic Christian. Di ba? Cinematic Christian. Ah, Pastor! Oh, naku, Pastor, praise God! Ang ganda ng mensahe mo, Pastor. Ibang klase ka talaga. Talagang, no. Di ba? No? Parang, pag tinignan mo siya, klase ito, talagang ano? Hype na hype. Pero actually, hanggang dun lang yon. Hanggang dun lang yon. Bukas, wala na yan. Yung pangalawa ay ano, casual Christian. Ano yung casual Christian? Yung ano, yung lulubog lilitaw. Meron bang ganon? O wag mo naman titignan yung katabi mo. Hindi naman yung katabi mo yon. 'Di ba? O sige. Yung bang tipo mga ngako next week encounter tapos wala. Tapos nag-enroll ng LC tapos wala. Cell group na ngako, wala. Ah, di ba? Ah, kasi ano, alam mo, ma-choreography. Alam mo kasi ganito 'yun eh. Yeah. Ma-choreography ang mga casual Christian. Kasi para silang kalamay, lulubog lilitaw. Yung pangatlo naman, ito yung mga convenient Christian. Pag okay sa kanila ang feeling, may hype, no? Pag ang saya, wow. Oh, sige, nandiyan lagi 'yan. Kasi nga, di ba? Eh, parang gusto ko na mag-uwi ng ilaw dito eh. Ang ganda-ganda. Gusto ko na iuwi ito eh. Parang ang sarap dito magsimba. Diba? Pero BTC is offering you more than all this glory in this building. You know what? BTC is offering the glory of God for in your life. Yun yung gusto nilang i-offer sa inyo. That's why they are na wala pa naman kami sa may kalahati nila. Kami ay ganun pa lang. But we are all wanting to have a place wherein people will come and transfer the glory of the building into the glory of God in your life. Yun ang pinakagusto namin. Di ba? Okay ba sa inyo yan? Na mararamdaman ninyo na hindi lang kayo cinematic Christian, hindi lang kayo casual Christian, hindi lang kayo convenient Christian kasi maganda na. Iba paano ko ang building ay pangit? Katulad ng simbahan namin. Naku, kulang na lang ano, parang microwave kasi wala kaming aircon. Wala kaming aircon talaga. Oo, nananalangin kami ng ganito. Oo, di ba? Pero yung ika-apat ang hinahanap ng Panginoon. Ano yung una? Cinematic. Pangalawa, casual. Pangatlo, convenient. Pang-apat is covenant Christians. Ito yung disciples. Yung covenant Christian, no matter what, nasasaktan ako, broken-hearted ako, nahihirapan ako, wala akong pamasahe, ano pang bad trip ako sa bahay kanina umaga, I will go to church. I will be discipled. Masaktan man ako. I will allow my leader to rebuke me. Kasi gusto kong matuto. Hindi ko iiwanan ng leader ko. Hindi ko sasabihin ng I love you. Kasi lahat ng nagsabi sa akin na I love you, ano, sinuwag ako. Diba? Pero yun lang, ipakita lang natin na wag yung I love you sa bibig. Kundi, hindi mo to I love you sa pastor mo. I love you mo. Pag sinabihin mo ang pastor mo na I love you, better have your full commitment and love for God before saying it. Kasi bakit? Pag sinabi mo, Pastor, Pastor Jun, Pastora Carla, I love you. Tapos kalahati pag-ibig mo sa Diyos, maniwala ka sa akin, magpapadala ang test ng Lord sa iyo kung talagang mahal mo pastor mo. Kasi may iuuto sila na aayawan nyo. I love you, Pastora. Sige, mag-life class ka na. Ay, Pastora, naku, marami akong ginagawa. Marami akong anak. 10 anak ko. Pagkatapos, alam mo, ganito eh. Hirap ako. Sino bang hindi hirap? Di ba? Without Christ, it is hard.
with Christ, it is hard. Choose your hard. Without the training in the church, it is hard. With the training in the church, it is also hard. Or they choose your hard. Without work, it is hard. With work, hard. Choose your hard. But in choosing, make sure you will choose which will have a profitable result. Wala naman talagang, di ba? Single ka, di ba, Pastor Chan? Single ka, hard. Married ka, hard. Babago yun na, sino yun? Sino yung may hugot na yun? Nako, nako sister, mag-encounter ka yata. Eh, joke lang, joke lang. Di ba? Yun eh. Kaya you need to, let's go back to our present situation. Kasi nga, may pumipigil dyan para ikaw maging covenant disciple. Okay? So, kaya sabi rito, remove every weight, lay aside every weight and the sin which clings so closely. Yung weight na yan ay, alam niyo, may backpack ka, para kami backpack, and then you're going to climb a mountain, yung mag-hike ka, eh tama lang naman. Kasi wala ka namang gamit eh. Wala ka namang, aakit ka ng bundok, kailangan mo ng sleeping bag, kailangan mo ng ano, ng survival kit, kailangan mo ng gamit. So you're gonna hike. But the Lord doesn't mention here, you have to hike. Ang sinasabi rito, run the race. Ibig sabihin ito, may kompetensya. Because you're gonna win the prize. You ought to win the prize. Okay? Hindi ka tumatakbo lang ng pa-jogging lang ng ganyan. Hi! Hello! Hello! Diba? Na, pwede ka naman tumakbo ng ano eh, no? Nakakita ka ng pogi. Pwede bang ganon? Hindi. When you are running the race, you have to keep your focus forward. Ang problema yung iba, hindi natatapos ang race. Nagda-drop out. Nagda-drop out sa simbahan. Nagda-drop out sa cell group. Nagda-drop out sa LC. Nagda-drop out sa SOL. Drop out. Sayang. Konti na lang. Magiging kagamit-gamit ka na ng Panginoon. And Jesus Christ, by the way, saved you for a purpose. Not just to give you work, not just to give you a husband or a wife, not just to give you a house or a car or a job or money, but He has saved you to be one of His soldiers in His army. That you ought to submit to the Lordship of Jesus Christ through your local pastors. Kuha niyo yun? Yun ang hinahanap ng Diyos. Kaya lang, we are not naturally, when you become a Christian, hindi ka natural na sumusunod. Minsan umaalma ka pa. Bakit? May issue ka pa sa puso mo. May mga bagay dyan na nasasaktan ka kaya ayaw mong sumunod. Ano yung issue na yun? Siguro ina-narrow down ko. Ang isa sa mga problema natin kaya hindi tayo makaalagwa sa ating discipleship life is because of unforgiveness. Yan yung isang bagay na kaya hindi mo makita ang bukas mo kasi itinayo mo ang iyong bukas sa nakaraan mong masakit. Nasaktan ka. Na-offend ka. May ginawa sa iyong pangit ang magulang mo. Sinaktan ka. Minura ka. Iniwan ka. Meron kang kaibigan na nag-traitor sa iyo. Meron churchmate na nag-offend sa iyo. Nasasaktan ka. But you have, ang problema natin kasi, the only thing that we do is to forget it but not forgive. Ang sinasabi mo lang eh, Pastor, ang hirap talaga magpatawad. Alam niyo yan, yung ganung mga linyahan. Nalinya niyo ba yon? Naging linya niyo ba yon? Nagkaroon na ba kayo ka-offend? Oh, yan, di ba? Pastor Jun. Pinatawad ko na siya pero hirap na hirap pa rin ako. Tingnan, naririnig ko ang pangalan niya. Nanggigigil ako talaga. Pero sa totoo lang, Pastor, pinatawad ko na. Huwag lang siya magpapakita sa akin. Di ba, no? Meron tayong ganon.
Tapos huhugot ka pa. Nakita mo, dumarating, ay, andito na pala siya. Yung ano, yung makakatapak ng ano, ng balat ng saging. Nako, mamatay na sana siya. Ay, hindi, joke. Ginada mo sa joke, pero actually, hugot mo yun sa loob kasi may natitira pang residue. Tandaan mo, pag nakatapak ka ng, susundan ka ng langaw. Kapag may issue of unforgiveness, susundan ka ng devil. He will do everything to stop you from being completely discipled unless you pull it out. You want to pull it out, that unforgiveness in your life? Sabi niyo yan, ha? Sabi niyo yan. Now, Jesus Christ stressed this thing na parang sa atin mahirap, but the Lord has given us the solution. Anong sabi sa Luke chapter 17? I'm going to read from, I think this is ESV version. Sabi po rito sa, Luke 17, 3-6. Sabi po rito, pay attention to yourselves. If your brother sins, rebuke him. And if he repents, forgive him. And if he sin against you 7 times a day and turn to you 7 times saying, I repent, you must forgive him. The apostle said to the Lord, increase our faith. And then the Lord said, if you have faith as small as a grain of a mustard seed, you can say to this sycamine tree or to this mulberry. Ayan, ano ba yun? Mulberry. Ayan, ang sabi dito. You can say to this mulberry tree, be uprooted and be planted in the sea, and it would obey you. Okay? This is my major verse. Can we just bow down our heads to pray? Father, we thank you for your word. Thank you for giving us, Lord, revelation so that we may walk in it, Lord. And this is the day of our freedom and the making our hearts clean so that you may use, Lord, our vessels for your glory. Thank you in Jesus' name. Amen and amen. Sabi rito, ang sabi diyan, kapag nagkasala sa iyo, ang kapatid mo, i-rebuke mo siya. Okay? Kapag siya ay humingi sa iyo ng tawad ng 7 makaulit at nagsabi sa iyo ng patawarin mo ako, nagsisisi ako, patawarin mo. Ito ang problema. Pag ikaw, ilang beses ka nang niloko, nawawala tiwala mo. Sabi mo, parang ang hirap magpatawad. Ilang beses mo na akong niloko, ang dami mong tinik na nilagay sa puso ko. Mapapatawad pa ba kita? Di ba? Parang hirap, no? Hirap ka magpatawad. Nang paulit-ulit ang ginawa, paulit-ulit kang tinraidor, paulit-ulit na nawawala yung capacity mo magpatawad. Parang sinasabi mo, Pastor, ang hirap magpatawad. Di ko talaga siya kayang patawarin. Sabi ng Panginoon dito, hey, wag kang OA. Small lang na mustard seed ang kailangan mo. Parang yung sabi, hindi mo kaya. You know who are you hearing? You are hearing your emotions. You are not hearing the word of God. Kaya yung emotion mo, sakit na sakit. But you are not paying attention to what the Lord is saying in His word. Ano sabi niya? Increase our faith. Hindi mo kailangan ng malaking faith para magpatawad. All you have to do is to have the faith as small as a mustard seed. And you can say to this sycamine tree, alam niyo po, ito po ay version, modern version, mulberry tree ang ginamit. But in the King James Version, direct translation from the Greek Bible, ang sinasabi pong puno roon ay sycamine tree, or in Greek, sycaminos. Ito pong puno na ito ang ginamit, hindi po itong mulberry tree, because they are similar. I don't know why they use mulberry tree, but anyway, I'm gonna talk about the sycamine tree. Yung totoong original na ginamit na salita dyan. Now, sabi nga nun, you can say to this sycamine tree. Ano yung representation ng sycamine tree? Yung unforgiveness, yung hindi mo kayang gawin, yung feeling mo, parang hirap mong gawin. You can say, anong gagawin mo lang? Say. Sabi mo nga, say. You can say to this problem of your unforgiveness, hinuhugot kita at tinatapon kita sa dagat ng kalimot.
Do you need to exert effort to say? Do you need to exert effort? Diba? Eh, pag ang totoong puno yan, tignan ko lang kung mahugot mo yan. Hindi mo kakayanin yon. Eh, pag sinabi mo lang, kasabi mo ba na, hinuhugot ko, hindi naman eh. OA ka naman. Iba, lahat ng dugo mo pumupunta hanggang sa maging violet ka na. Iba, pinapatawad! Magka-OA. Hirap na hirap ka magpatawad. Nanay, pinapatawad ka to. You only need a small faith. Okay? Small faith. Okay? Yung authority para sumunod sa'yo yung sama ng loob na yan, hindi mo kailangan ng malaking authority. Hindi mo kailangan maging presidente ng Pilipinas para sumunod sa iyo yung unforgiveness. Sabihin mo lang sa kanya, Nay, iniwan mo ko, pero ngayon pinapatawad na kita. Hinuhugot ko na yung sama ng loob at ina-uproot kita sa puso ko. Maitapon kita sa dagat ng kalimot. Pinatawad na kita, Nay. Yun ang sinasabi niya. The problem is many Christians are in the church not resolving their relational horizontal problem. Meron pa niya sa bahay pa. Problema mo sa nanay mo. Problema mo sa tatay mo. Problema mo sa kaibigan mo, tinrider ka. Yung shota mo, iniwang ka. Pinagpalit ka sa iba. Yung kasal member mo, inutang ka, hindi ka binayaran. Di ba, ano? Ang daming offenses sa mundo. I'm gonna tell you. Pag na-stack up sa'yo yan, magbabara yan sa discipleship life mo, hindi ka magiging productive. Drop out ka na ng drop out. Drop out ka na ng drop out. Kaya maraming mortality sa life class. Lumilipat sa kabilang LC, Lucifer's class. Tinuturuan sumuway sa pastor. How to disconnect to your cell leader? Okay. Lesson one. Okay. Okay. How to disconnect to your cell leader? How not to do God's will. Okay, number one, Netflix. Number two, ML. Number three, Shota. Ayan, marami yun. Di ba? Ayan, yun eh. Maraming ganyan. Okay? Kaya makita ninyo, nung pandemic, naubos ang tao sa simbahan. Bakit? Before pandemic, ganun na ang sitwasyon ng puso nila. Pinamagnify lang ng pandemic. Kasi kung kahit pandemic pa yan, kahit magsabay si Ulysses, magsabay yan si Ondoy at ng pandemic, kung matibay ang puso mo sa Diyos, nandiyan ka pa rin. Amen ba? Amen. Now, why did Jesus compare the unforgiveness to a sycamine tree? Bakit kaya hinalintulad ng Panginoong Kristo ang hindi pagpapatawad sa sycamine tree? May apat na dahilan. Una, okay? The sycamine tree, it has a very large and deep root structure. Okay? Sa lahat ng puno sa Middle East, ang sycamine tree ay napakalalim at napakalawak ng kanyang ugat. Kaya kahit na sila ay tumubo sa disyerto, kaya nilang mabuhay. Kahit na tagpasin mo yan tagpasin mo yung kanyang trunk, tutubo pa rin yan. Kahit sabi yung pantuyong-tuyo yung lugar na yan. Bakit? It can reach down into the water level sa ilalim ng lupa and you can never kill it. Ganun ang sycamine tree. It can grow to a height of 30 feet or more. Ibang klaseng puno to, di ba? Very difficult to kill. Now, hot weather, yung blistering heat niya sa desert, sisiw yun. Sisiw yun, hindi mo mapapatay yan. Kaya dito, kung makikita po natin, ang bitterness at ang unforgiveness, dapat i-deal mo yung ugat. Hindi mo pa pwede sabihin na, bagong taon na, pinatawad ko na siya. Huwag lang siya magpapakita sa akin. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Hindi ka totoo nagpatawad. Kaya makikita mo ang difficulty mo pag dinidisciple ka na. Hindi ka makausad. Lagi ka na lang may issue. Lagi ka lang i-invento ng dahilan para hindi mo gawin ang pinagagawa kasi nga mayroon kang issue sa puso mo. Kung yun, kaya nga sinasabi ko po sa inyo
na itong bagay po na ito, kapag hindi mo binunot sa ugat mismo, tutubo ng tutubo yan. Nandiyan pa rin yung inis mo. Alam mo naman, ang puso, ang offended heart, nagiging broken heart yan. After ng broken heart, nagiging angry heart. Kalaban ni angry bird. After ng angry heart, hateful heart. After ng hateful heart, nagiging hard heart. After ng hard heart, nagiging numb heart. Manhid ka na. Hindi mo na marinig ang Diyos kasi nga, pinili mo, paulit-ulit sinasabi sa iyo, hindi mo ginagawa, nagkakakalyo ang puso mo. Hindi lang paa ang nagkakakalyo. Puso mo. Kahit ano pang sabihin sa iyo, hindi mo gagawin. Kasi pagka sinasabi sa iyo, gagawin mo. Kaya ganun na nangyari. Saan nangyayari yan? Kaya minsan may mga Kristiyano ang hirap ispilingin dahil galing doon yun. May offended heart. Naging broken heart. Naging wounded heart. Naging hanggang sa maging hard na yung puso mo. Hindi ka na marunong tumanggap ng pagtutuwid ng Diyos. Ang masaklap, nag-i-stay pa yung iba sa simbahan. Nakakahawa. Nang feeling mo okay ka lang, pero hindi ka na doer of the word. You are just hearers only, deceiving yourself. The reason ni Lord bakit niligtas, kasi may purpose siya sa iyo. Alam niyo ako, meron akong isang, kasi mahilig akong gumawa ng mga do-it-yourself, ng mga castles, gumagawa po ng mga castles, sana naipakita ko yung pictures, no? Yung mga, kaya mo ipakita sa yung Facebook ko, yung DP ko, para makita nila yung ginawa kong castle. Alam niyo, meron ako isang oroka na puro basura lang laman. Dapat na itapon at dapat na isunog na, pero sinalba ko. Alam niyo kung ano-ano yung mga yon? Mga sirang karton, mga pet bottle, mga kahon ng cellphone, mga kung ano-ano mga beads, mga kung ano-ano mga wallpaper, binibili ko yon. Pero yung iba, basura na talaga na gamit. Kaya pag nakakita ko ng magandang jar na pet bottle, sabi ko ganun, wow, ganda nito. For I know the plans I have for you. Plans to prosper you. And to give you a future. Tatagpasin ko na yan. Gagawin ko na yung castle. Part ng castle. Ganon din ang Panginoon. Sinave ka, pero hindi pa siya tapos sa iyo. Hindi, oh, save na ako. Sige, Lord, meron pa akong trabaho. Tsaka ano, saka na ako mag-ELC. At teka muna, nilagay kita sa cabinet ko. Sinave nga kita, hinugasan nga kita eh. Papunta ka na nga ng impyerno. Andiyan na nga, dumadaan na nga yung basurero. Dapat lalagay na kita sa trash liner. Dapat nga, susunogin ka na nga eh. Tapos nung tinabi kita, sabi mo sa akin, hindi ka magpapagamit. Diba? Kasi I'm unworthy. Hindi ako worthy. Kalokohan yun. Nilaga ka na nga dito, hindi ka pa worthy. Kung nandoon ka sa trash liner at nilabas ka na sa main sidewalk, hindi ka talaga worthy. Pero andito ka eh. Don't you know why you are here? Because you are the worthy remains of the Lord. Kaya may plano ang Diyos sa iyo. Hindi aksidente, nandito ka lang. Ba't hindi pa siya tapos? Ginagawa ka niyang someone. Binabalatan niya kasi ginto ka na nalaglag sa putik. Nung dinampot ka, mukha kang putik kasi nabalutan ka ng putik. Ngayon ang Diyos, tinatalupan ka ngayon. Lumalabas unti-unti ang iyong kinang. Pero pag lumabas yung ginto, siya ka naman niya idadarang sa apoy para maging pure. Nyo. Ayan. So, una, we're talking about unforgiveness because you need to forgive so that you can continue to grow. No? Kaya, kailangan mo makita na if you want to deal with unforgiveness, deal with the roots, not with the trunk. Completely. Amen ba? Okay. Number two, bakit puno ng sikaminos ang ginamit ng Panginoon sa unforgiveness? Dahil po, the wood of the sycamine tree is the one that is used for caskets. It is the wood preferred for building casket. Yan ang
kahoy na ginagamit sa paggawa ng kabaong. Why? Because in the Middle East and in Egypt, it grows in any, nearly any environment, whether dry or wet, kahit ano pa yan, tuyong-tuyo yan, desierto ka, it grows best in dry condition. Okay? So, ibig sabihin nito, ang puno ng sama ng loob mo, pag dry ka spiritually, lalong lumalaki yan. Hindi ka nagde-devotion. Wala kang discipler. Hindi ka umaattend ng cell group. Sino ang magtuturo sa iyo ng tama? Paano mo malalaman ng Word of God? Di ba? Tapos, ang gagawin mo, dumidisconnect ka sa cell group mo, pero doon sa trabaho mo, doon ka nagko-confide tungkol sa asawa mo o sa girlfriend mo. Ang i-advise sa iyo, naku, kung ako sa iyo, lalasunin ko yung asawa mong yun eh. Imbis na doon ka sa leader mo magtanong ng dapat gawin, ang Word of God, doon ka nagtatanong sa mali. Di ba? O ano mangyayari? Tuturuan ka lang niya para patayin mo ang relasyon niyo. Para ikaw ay para patayin ang iyong joy. Para patayin ang iyong hope. Para patayin ang iyong life. Bitter ka na. Yan ang pinapatay niya. Yan ang kinakabaong niya sa buhay mo. Di ba? Kaya ganun ang nangyayari. Sa bitterness and unforgiveness, pag tumatagal yan sa puso mo, lagi ka nalang nakamangot. Lagi ka nalang masungit. Di ba? Mami. Oh! Ganun eh. Naranasan ko po yan. Di ba, no? Noon dati, yung noon. Pagkaano, konting kimot ng mga anak ko. Ano ba? Ano? Eh kasi nga, meron akong sama ng loob eh. Pag masama loob mo, lagi kang galit. Ang problema nito, hindi ka lang galit doon sa taong kinaiinisan mo, kundi lahat ng tao galit ka. Daming nadadamay. Di ba? Break up ka lang sa shota mo, pati nanay mo, sinisigawan mo. Kala nyo ha. Kaya ganun po yun. Kaya, wag po nating hayaan dumami ang sama ng loob sa puso natin. It is going to kill. Diba sabi nga sa John 10:10? Ano ang John 10:10? The thief comes to steal, to kill, and to destroy. Ayan, diba? Pag ang pinakikinggan mo ang demonyo, he is going to steal the Word of God in your life. Hindi ka magpapatawad. Kasi ang gusto ng demonyo, patayin ang iyong saya. Gusto niyo ba mamatay ang saya niyo? Wag, ayaw, wag. Huwag niyo papatayin ang saya ninyo. Masaya, di ba? Dito sa BTC, ang saya-saya. Yun. Konti na lang, lilipat na ako dito. Di ba, no? Kasi sa amin, alam mo sa church namin, hindi ako bagay naka-jacket. Dito bagay. Doon, maluluto ka sa stage. Kulang ko na lang sauce. Sobra. Okay. Kaya yan po ang problema. Lalo na pag hindi ka nagre-repent, hindi ka nagdi-disciple, hindi ka nagwo-worship, personal mong worship kay Lord, hindi ka umattend ng cell group, wala ka naririnig na word, sabi mo, busy ako, marami akong ginagawa, nako, umuulan, lahat na lang ng dahilan, binibigay mo. Hindi mo madidil yun. Mahirapan ka. Di ba? Do not permit unforgiveness to grow in your life because it won't be long. The devil can steal your and kill your joy. Pangatlo, the sycamine tree produced a fig. Hindi ko alam kung yung fig ay prutas o nut. Hindi ko alam. Siguro nut yun, ano? Hindi eh, fruit daw eh. Fruit. Naalala ko na, meron akong tinanong, spell fan. Madali lang yan. High school. F-A-N. Ito kaya fig. F-I-G. Alam nyo, the sycamine tree produced a fig that was bitter to eat. Mapait ang bunga nito. You know why ano kanina nakita niyo mulberry? Mulberry, ang puno. Because mulberry tree produce mulberry fruit.
Mulberry fruit is a rich man's fruit kasi matamis ito at nakakain na mahal to eh. Nakakain ito ng mga yayaman. But the sycamine tree that produced the fig fruit is a poor man's fruit that ito ay nabibili lamang ng mga mahihirap na mga purita. Diba no? Mga purita lang nakakabili na. Bakit? Mapait. Mapait. Hindi ko lang alam kung kasing pait ng ampalaya. Ano ba mas mapait pa sa ampalaya? Ampalayain mo siya. Sobrang pait nun. Sobrang pait nun, di ba? Naiyak ka talaga. Sige. Malayakan na. Sorry mo yung cellphone na binigay ko sa'yo. Ganun eh. So, ibig sabihin nito, ang mulberry fruit, isang kainan lang kaya mo. Diba? Yung parang, pag kumakain ka ng mangga, tatalupan mong ganyan. Sarap. Sibay mo ako pag mangga, tinatalupan ko, ayoko nang hinihiwa eh. Tapos niya, nagjuice siya pagka kinakain. Tapos yung dito, nagdidilaw na yung ganito mo. Ang sarap, no? Isang kainan lang. Tapos yung buto niya, ang sarap natain. Pero ang mulberry, ang sycamine fruit, ganun lang ang kain nun. Kasi mapait. Hindi mo kayang buuin. You nibble on the sycamine fruit. Alam mo, yung pagninibol mo na yun, yung mayat-maya, minamayat-maya mo, mayat-maya mo yung kinikwento, yung sama ng loob mo. Alam mo, kapag ang sama ng loob, hindi mo nadilian, hahanap at hahanap ka ng taong kikwentuhan mo niyan. Diba? Hahanap ka na. Sa prayer meeting, ikikwento mo yan. Sa cell group, ano kung meron ka mang kilalang ganyan sa church? Kung maakala mo, prayer request, yung pala marites. Oh, kasi hindi natatapos eh. Para may sama ka ng loob, parang hinahanap mo kung paano mo maisasatisfy ang puso mo na laging galit. Na akala mo, nagpe-pretend ka na okay ka, pero hindi ka okay. I am okay. No. May primary 12 ako. Nasawi. Babae. Sabi ko, kamusta ka na? Okay lang ba? Nasawi. Sa isang primary 12. O, kamusta ka na? Kasi ang sama ng mukha eh. Hindi nagpapatawad. No? Parang sama ng mukha niya. Parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Sabi ko, so, are you okay? Are you okay? Pastor, I'm okay. Sabi ko, it doesn't look like you're okay. No, Pastor, I'm okay. No, you're not okay. Pastor, I'm okay. Sabi ko, no, you don't look like okay. Sabi niya sa akin, Pastor, I'm okay! Aba! Sabi ko, no, you are not okay! Do not pretend. Na ganun-ganun ang pagkakasabi ko. Kasi bakit? Dinideny niyang hindi siya talaga okay. Kinakain siya ng galit niya doon sa isang na-heartbroken siya. Sabi ko, you have to confront what is in your heart and do not pretend that you are okay. O, di sorry naman siya. O, di ba? Nagpatawad. Magkatapos magkasyota. O, di ba? Kaya nga eh, yung tipong kikwento mo na ikikwento, huwag kang magkikwento na magkikwento pagka hindi resolbado yung puso mo. Ganun ang gagawin mo, kwento ka ng kwento. Titigil lang yan pag totoo ka nagpatawad. Tandaan nyo yan, titigil lang yan. Diba? Yan. Naintindihan nyo ba? Yan. Okay. Do not meditate the offense. Yun yung isa pang nibbling eh. Yung nakaka-insta talaga yung ginawa niya. Umaga yun, ha? Umaga. Pagkagising. Pagka-dilat mong ganyan. Nalala ko itong bad trip ako talaga dito eh. Titimpla ka ng kape, nakikita mo yung mukha niya. Bad trip talaga ako sa taong yun. Talagang nakaka-ins talaga. Di ba, no? Tapos paglabas mo, ang saya-saya mo na. Nakakita ka ng tindahan ng pangalan. Yung pangalan nung kagalit mo, nandun sa tindahan. Nakalagay doon, Renato's Store. Bad trip tong tindahan na to.
Di ba? Totoo naman eh. Tatawa-tawa kayo dyan. Totoo naman yun. Totoo, di ba? Oo. Oh. Huhugot line pa kayo. Sabi mo, joke! Ay, malapit nang madulas ka sana. Joke! Pero actually, sa totoo lang kasi may hugot ka sa loob. Dinadaan mo lang sa joke. Okay? Number four, the sycamine tree can only be pollinated by the sting of a wasp. Okay? Na dumadami yan. Napapollinate siya. Pagka yung pinaka very heart ng prutas ay na-sting yan ng wasp, para siyang bee. No? Bee. Kung may jolly bee, may jolly wasp. Kasi ang saya niya, tinusok niya yung doon lang siya talaga nagpaparami. Eh ikaw, you know, alam mo na, kapag ka ikaw ay na-stung ng offense na yon, imbis na ito na naman tayo, nandito ka na naman nung panahon kaninang umaga, ikaw rin yun eh, no? No. Halimbawa, na-offend ako sa kanya, edi na ikaw na naman, sabi ko sa iyo, Ken, tama. Nainis ako. Edi ngingiti-ngiti ako, pero sa totoo lang, plastic ako. Lalapit ako dito sa mga ito. Itong mga marites. Pastor, alam mo ba? Alam mo, meron tayong keyboardista rito, parang gusto ko ibaon. Mga ganun ba? Di ba? Ganun, ano? Bakit? Oh, nako, ikaw ha, sasabihin ni Pastora Carla, ikaw may hugot ka. Alam mo ba, sa totoo lang, may ginawa sa akin yan eh. Sinabihan ako, bad breath daw ako. Oh, talaga, nakakainis. Tapos sinabihan ko pa kay Pastora Malu, sinabihan ko pa rito kay Pastor Jun, sinabi ko pa dito sa dalawang ito. Eh di, makikipagkita ako. Hi, hello. Tapos sila, makikipagkita. Sabi, ay, ayan pala yun. Yung sinasabi ni ato. Ano pala yan? Pangit ugali, ano? Eh, ilan na may kagalit? Imbis na ako, dumadami ang kagalit. Naghahanap ka ng kagalit. Ako, ilang beses nang nangyari sa akin yan. Sa loob ng opisina namin, nangyari, meron isang umaaway sa akin. Eh, yung iba, kaibigan ko, after a while, one day, nung kausap niya sa coffee shop, ang nangyari, nung pagpasok ko, tahat sila tahimik. Hindi ako iniimik. Nag-pollinate na ang sama ng loob. Oh, di ba? Ganun yun eh. Kaya you know what we need to do? Ang kailangan po natin gawin is to forgive and pull up the root. Kanina po nag-testimony ako nung umaga. You know what? I had a very, very deep unforgiveness. Ang nanay ko, iniwan ako, 1 week old pa lang ako. Iniwan ako sa tindahan. Umuwi ng probinsya. Nanay ko kasi katulong sa bahay ng lolo ko. Inanakan ng tatay ko yung katulong. So doon ako lumaki. Parang katulong na rin ako. Ang tawag sa akin ng mga tao sa labas at saka ilang tao sa loob ng bahay, negro, bisaya, anak ng katulong. Yung ampun dyan sa bahay na yan na malaki. So, lumalaki ako, meron ako inferiority complex. So, what I did nung mag-college ako, I want to find a way para mahalin ako ng tao. Gusto kong makagawa ng mga bagay na hindi magawa ng ordinaryong tao. Therefore, pumasok ako sa realm ng Satanism at ng witchcraft. Nag-practice po ako ng pagiging satanista at natututo po akong mangulam. Natututo akong gumamit ng barahan ng mangkukulam. Marunong ako ng numerology, astrology, palmistry, may mga alaga pong duwende, may agimat, lahat ng kademonyohan, mga libro ko, puro satanista. Meron akong mga libro, may library ako na puro pang satanista. Until 1987, yung aking half-sister, hindi half na manananggal, yung kapatid ko sa, ano yun? Kapatid sa tatay, iba nanay. Imagine nyo, ang nanay ko katulong, ang nanay nila hostess. Ang baba, di ba? Tapos yung pa'y na demon possess. But 1987, I came to know the Lord. I came to know the Lord. I was full of anger sa mga magulang ko, sa lolo ko at sa lola ko na hindi pinakasal ang tatay ko, ang nanay ko, at sa mga tito ko, tita ko na lumait-lait sa nanay ko. Na dalawang beses lang gustong magpakamatay habang buntis siya sa akin. Sasaksak ng ganito, tatama sa mukha ko. And I was so bitter. So bitter.
I want revenge. Kasi, sinaktan nila ang nanay ko. Tatay ko, sabi niya sa akin nung 6 years old ako, Kuya Boy na lang tawag mo sa akin. It was hard. But then I came to know the Lord. I came to know the Lord. And dahil nga, ang pinagmulan namin ay nakita ko ang lakas ng demonyo. Saka dun, 8 demonyo po ang pumasok eh. Sinabi nung tito kong lasing, may pit, 8 hangin na dumaan daw sa kanya, paakyat daw dun sa kwarto nung kung saan nangyayari yung demon possession. Kaya siya alam niya, hindi siya Kristiyano, pero alam niya, 8 yung dumaan na hangin na gumanon sa kanya. But then you know what? When I came to know the Lord, I know, I've discovered that God's power is greater than any power unseen or seen. And then one time, while I was drinking coffee sa umaga, malamig yung hangin, December, I was a new Christian, the Lord spoke to my heart. Pwede bang patawarin mo na yung nanay mo? Then it was parang ano, yung Jolly Wasp, parang tinusok. Parang hirap gawin, Lord. Gusto mo patawarin ako, patawarin ko nanay ko. Yung ginawa niya sa akin, iniwan ako. Pero dahil sinabi mo eh, alam mo yung kantang, Lord, you are my righteousness. Hindi ako righteous eh, tama lahat ang sinasabi mo eh. Kaya ngayon, whether gusto ko man, nafe-feel ko, o hindi ko nafe-feel, gagawin ko. Pinapatawad ko na po nanay. While I was crying, kaya yung kapi ko umalat. Napuno ng luha. That's true. Pumapatak ang luha ko sa kape. Oh Lord, pinapatawad ko na ang nanay ko. Nararamdaman ko may hinuhugot ang Diyos. Sabi na Lord sa akin, patawarin mo na ang tatay mo. Yung tatay ko, sperm donor lang yun. Kasi alam niyo bakit? Wala siyang binigay sa akin na tandaan ko. May baon sa eskwela. Isa lang, dalawa lang eh. Nung grade 1 ako, binigay niya ako ng laruan na truck ng bombero na kulay pulang plastic na mayroong dilaw na hagdanan. Nung college ako, gumraduate ako, galing siya ng abroad, binigyan ako ng relo. Oh, wow, thank you. Galit ako sa kanya. But you know what the Lord told me? Bakit tinatawag mo sperm donor ang tatay mo? Eh lahat ng gift niya sa music at art, binigay ko sa iyo. Doon sa single sperm cell na yon na naging ikaw, you have all those talents inside of you. Wala man siya naibigay na material thing. Yung hindi na-unlock sa kanya, na-unlock sa iyo. Why don't you forgive? You know what? I cried. Alam mo, pagkaganito ng topic, naiiyak ako. Ito naman kasi eh. Mamiyana. Na-joke lang. Nagpatawad ako. Sabi ng Panginoon sa akin, patawarin mo ng lolo't lola mo. Lord, pinapatawad ko na silang lahat. Patawarin mga tita mo, mga tito mo na lumait sa nanay mo. Pinapatawad ko na po sila, Lord. Yung mga kapitbahay kalaro mo na nagsasabi sa iyo na ampon ka, Bisaya, Negro, ampon ka sa bahay na iyan, patawa. You know what? Nahugot lahat. Nahugot lahat yung... Sabi rito, you have to declare and say, Lord, ang tatay ko, ginawa sa akin to. Inuhugot ko na yung sama ng loob at tinatapong ko na sa dagat ng kalimot. That's all you need to do. Yung nanay ko, Lord, kinuhugot ko na yung sama ng loob na yan at tinatapong ko na sa dagat ng kalimot at pagpapatawad. Hindi mahirap gawin. You don't even need great faith to do that. Sabihin mo lang. And then, ganun na naman. Tito ko, mga tiyahin ko, mga kalaro ko nung bata ako, yung gumawa sa akin ng pangit nung college ako. Lahat yun, yung tumaraydor sa akin nung kaklase ko, yung ganitong ginawa. Then, I was free. And the Lord freed me para ako ay mamold niya into who I will be in the future, which is I am now. Gusto niyo ba ng ganong story sa inyo?
Gusto niyo ba yun? You know what? Hindi rin naman madali eh. Kasi kinabukasan, pag naririnig ko yung kwento ng tatay ko, naiinis pa rin ako. It doesn't mean nagpatawad ka na, kinabukasan, or the following week, pag narinig mo uli yung kwento ng tatay mo, dumalabas pa rin yung inis. But you know what? Kasi pag inoperahan ka, pastora, tinanggal yung sugat, yung sakit, pag tinahi, sariwa, natatouch lang yun. Pero magaling ka na. Kaya sabi mo nga, pag narinig mo na naman, hoy, alam mo yung tatay mong ano, yung ginandito ka, ay, alam mo, nasasaktan ako sa sinasabi mo, tumahimik ka na. Lord, I bless my father. I binibless ko siya ngayon. Lord, I have forgiven him. Demonyo, lumayas ka. Huwag mo akong saktan dahil nagpatawad na ako. You know, I did that almost 1,000 times sa mga bulong ng demonyo. Araw-araw. Alam mo, tatay mo, dapat di mo pinatawad yan. Nanay mo, di mo dapat pinatawad yan. No way, devil. You are not going to be over me. I am in control of my emotions. The Lord is blessing me. And I need to bless them. Then, kapag ganun ka na, magpa-disciple ka na dahil you are going to have a soft heart for God to obey Him. Kasi wala nang salubsob yung puso mo eh. Makakalakad ka na ng diretso. Di ba, yung pagka may salubsob ka sa paa, imbis na makalakad ka ng diretso, ganun ka oh. Sakit. Pero alam nyo, the moment that I forgave my family, I walked straight. Pero kailangan ko ng discipler. You cannot walk straight alone. Alam nyo ba yon? Bakit? Kasi nga, yung Great Commission sabi, go and make disciples. Kailangan mong ma-disciple ka. Kailangan mo to have someone to guide you sa buhay, na bagong buhay mo sa Panginoon. At kahit matagal ka na sa Panginoon, magpa-disciple ka pa din. Because it only shows that you have a humble heart to receive direction from someone who is older spiritually than you. Hindi yung, alam mo, ano ka lang eh, masyado akong maarte. Meron akong gustong agenda. Dapat hindi ganun. You know what? The Lord gave me a revelation in Matthew 11:28. Di ba sabi sa Matthew 11:28, ano nga yun, nakakalimutan ko? Come to me, all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Alam mo, yung unforgiveness mo, it's gonna make you weary and tired. Papaguring ka niyan. At yung ginagawa mo, dahil may galit ka, kung saan ka pupunta, papapariwara ka. Gagawa ka ng sarili mong desisyon kasi naiinis ka sa magulang mo. Gagawa ka ng ganito, hindi ka na magpapakita. Gagawa ka ng sarili mong plano. Naiinis ako sa bahay namin. May ganun kayo? Naiinis ako sa tita ko, nakikitira lang ko dito, pero nako. Ako na nga matusunod sa sarili ko. Sometimes ganun eh. Sabi ng Panginoon, come to me, you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Kasi bakit? Ano binubuhat mo? Lahat ng karga-karga mo sa buhay. Yung hatred, yung inis mo, karga-karga mo yan. Yung mali-mali mong desisyon, nagkakaroon ka ng maling resulta. Ganun na naman. Sabi ng Panginoon, take my yoke upon you. Yung yoke doon, yung discipler mo. O tatawagin ko ulit si Pastor Christian, halika. O diba? Sabi ng Panginoon, ito si Jesus Christ as if He's talking to you. Tayo mga tired people. Come to me, you who are weary. Ako yun. And heavily laden, I will give you rest. Take my yoke. Ito si discipler ko, yoke yan. Sabi mong yoke, ito yung nilalagay sa likod ng baka para tumulak ng bagahe. Oy, nga kabend, tapos meron dyan. Meron ditong ano, mga karo. Tapos tumutulak yung baka. Sa pagsasaka, yan ang yung lumang baka, yan ang lumalakad ng diretso pag nag-aararo. Etong salita ng Diyos, ito yung matandang baka na marunong na lumalakad ng diretso. Ako ngayon yung bagong mananampalataya, tumanggap ako sa Panginoon, pero baloktot ang isip ko, baloktot din ang aking salita, baloktot din ang ginagawa ko. Tumanggap na ako sa Panginoon, pero ang puso ko hindi pa tama. Inaayos pa ako, ala pa akong alam dito. Kaya nga ako pinagde-devotion eh. Ngayon kailangan ko ng discipler. Etong discipler ko, hawak niya ngayon to. May discipler ako. Di ba si cell leader ko o discipler ko yan? Edi, lakad kami.
Hindi niya alam, meron akong agenda. Gusto kong magrebelde muna konti. Konti lang. Teka muna, gusto ko muna mag-shota sa labas yung hindi alam ni cell leader ko. So, si cell leader ngayon, hello, nasaan ka? Hello, anong ginagawa mo? Oo, anong mo? Ganito, ganyan. Gagawa ako ng excuse para hindi ako, para mapalagpas ko yung discipler ko. Gumagawa ako ng thesis pero actually, nagsashota ka lang. Di ba? Eto na, papadala ka ng scripture. Alika, mag-PID tayo. Kainis tong discipler ko. KJ talaga tong. Di ba? Lalapit ka naman niya. Alam mo, ito yung anong word of God eh. Ba't ginagawa mo yun? Diba sabi ng Panginoon, learn from me. You are not learning from your yoke. You are learning from the Lord. Kaya don't try to be a teacher. Let Jesus Christ teach your disciples the word of God. Kaya, hindi mo trabaho yun. Ang trabaho mo lang, huwag mo lang pahulagpasin yung disciple mo. At mangangamot kasi sa pag sinabi ni tinanong ka ni Pastor Jun, asan ang disciple mo? Sorry, Pastor, kasi pandemic, nawala sila eh. Bakit hindi mo hinawakan sa Word of God? Bakit? Eh, ikaw mismo, hindi ka nagde-devotion eh. Hindi ka... Eh, pag wala to, blind man leading another blind man. Binabola mo lang. Pero dahil ikaw, alam mo to, this word is useful for correcting, rebuking, and training in righteousness so that the man of God is fit for any work. Ako, nilalapit niya ako dito. Hindi siya ang nagtuturo. He is teaching me to be humble and receive from the word of God. Yan ang karugtong kapag ikaw nagpatawad na. You need to follow the Lord or else you will fall, you will drift away again. Sabi sa Hebrews chapter 2, sorry for the word, wala dito yan eh. Yung Hebrews, lest you drift away. Naku, ang drifting away, accident, hindi biglaan yun. It is a slow move. Slow move. On and off ka na naman. May nag-offend na naman sa'yo. Hindi mo na naman papatawarin. Aalis ka na naman kasi leader. Magdi-disconnect ka na naman. Babalik ka sa kanya, iiyak ka ng bato. Marami ka ng problema uli. Bakit? Pinagsalaman, talahang ka na naman ng demonyo. Pinag-enroll ka niya sa LC at sa SOL. Sa Lucifer's class at saka sa School of Lucifer. Pagbalik mo, luhaan ka. Diba? Luhaan ka. Salamat. Now you need to confront that problem inside of you. Meron ba tayong dapat i-deal sa buhay natin ngayon? I know that the Holy Spirit is opening up the video in your life. Nakikita mo yung mukha ng mga taong nag-offend sa iyo. Mula bata ka pa hanggang ngayon. Let's all stand. Many of us here, you know, offenses come. And we pretend that we are okay. But you are not really okay. Nasigawan ka ng nanay mo, ng tatay mo. Maari kang ikaw na physically abuse kung bata ka pa. Maaring na verbal abuse ka o maaring na sexually abuse ka. Tinabunan mo lang yun. You know, it is not the word time heals is not true. Because what heals you is your genuine forgiveness for other people. Now, I want you to close your eyes. Unti-unti mo, isa-isa mong hugot, isa-isa mong patawarin yung mga tao na hanggang ngayon, alam mo, na nagdudulot sa iyo ng tingin sa dibdib mo at pumipigil sa iyo para ma-disciple ka. Jesus Christ wants you now to be completely free from any hindrance in your life, in your walk with the Lord so that you can run the race that is marked out for you. Ngayon, I'm gonna give you 5 minutes. Isa-isahin mo yung mga taong yan. Sabihin mo, Lord, yung tatay ko, iniwan ako ang sama ng loob sa kanya. Pero ngayon, binubunot ko ang sama ng loob at hindi pagpapatawad at itinatapot ko na yun sa dagat ng kalimot. Pangalawa, ang yung ex ko, Panginoon,
ang sobrang sakit ng ginawa niya sa akin. Ginawa niya to sa akin, Lord. Binubunot ko ngayon yung sama ng loob na hindi pagpapatawad at itinatapon ko sa dagat ng kalimot. You don't need great faith. I'm gonna give you 5 minutes to do it. I-exhaust mo na lahat ng mga taong naaalala mo ngayon para ikaw magkaroon ka ng bagong panimula to start up a new life with the Lord. Come on, I'm gonna give you 5 minutes. Isa-isahin mong pangalan. You know, God has been so good to us. Maganda ang hinanda niya sa atin. Maganda ang plano niya. And after this service, you're gonna fly high like an eagle because nothing will stop you from serving Him. Kaya napakabuti ng Diyos. Wala tayong ginawa mula o simula hanggang dulo dahil sa lakas niya, sa salita niya, sa spirito niya, He will complete what He has begun in us. Isn't God good? Hallelujah. Praise God. Glory.
goodness, oh God. Your goodness. Your goodness is running after, is running after me. Your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, is running after me. Thank you, Lord. So my life, you have tinanggal mo yung mga bigat namin sa puso. Every hallelujah. God is so good. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, I've been saved. Thank you, Lord. Of the goodness of God. Sing the chorus for the last time. Cause all my life, you have been faithful. Praise the Lord. Praise God. Cause all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Ngayon ikay nagpatawad na, sabihin mo, Panginoon, ngayong ako'y nagpatawad na, pinapatawad ko na rin ang sarili ko. At alam ko, pinapatawad mo na rin ako ngayon. Ako'y malaya na sa lahat ng sama ng loob. Sa lahat ng hindi pagpapatawad, binuo mo uli ang puso ko. Ginamot mo ang aking mga sugat. Ngayon ako'y maglilingkod at susunod sa iyo. Sa iyo lamang kalooban sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. God is so good. Amen? Amen. Magsimula na tayo muli ibangon ang ating purpose sa Panginoon.